Hello mga kumari, welcome back again to my channel. Ngayon ay gagawa na naman tayo ng isang kakanina recipe na isa pong request na may humihingi po sa akin. Kaya sabi niya, gawa ka uli. Kaya gumawa po ako uli mga kamamsi. So, samahan niyo po ako magluto. Sa tatlong ingredients, meron na tayong kakanina. Siyempre, kailangan natin ng 4 cups na malagkit na bigas, 2 buong nyog, at saka brown sugar. So, let's start. Gawin na natin ang ating paborito na kakanin. Hugasan nyo ito ng 3 beses. Tapos, yung pinakatubig niya, kung may tanim kayo, dun nyo ilagay yung inyong pinaghugasan. Yan, tatanggalin ko yan. Lalagay ko yan doon sa aking mga tanim. Yung tipong nagmamadali na kayo, so may mainit akong tubig. So, mainit na tubig ang ginamit ko na pang tubig sa akin sasainin. Para madali na. Pari ko mainit yun ah. Ano ang init? 3¾ cup na mainit na tubig ang inilagay ko. Para mabilis tayong makaluto ng ating kakanin. So, isasalang ko ito sa stove. Ito yung rice cooker ko nasira na kaya dito ko na sinalang. Hindi ko tinapon yung kaldero niya kasi sayang din yan, di ba? So, buksan na natin ang ating stove. And then, babalikan lang natin yan mamaya kapag kumukulo natin. Kapag kulong-kulo na yung inyong sinasaing na malagkit, ang gagawin nyo ay mahinang-mahinang apoy lang. So, i-check natin kung okay na yung ating sinaing. So, ayan, luto na yung ating sinaing. Gagatayin muna natin itong ating nyog. Kukunin natin yung pinakakakanggata. Kumuha ako ng mainit na tubig na 1 cup and then ilalagay natin dito. Mas maganda kasi pag mainit na tubig yung gagamitin nyo para ma-achieve nyo talaga yung kakanggata na kailangan ninyo. And then, mainit-init pa yan, mga kumari ko, ingat-ingat lang po tayo as in mainit. Medyo palamigin natin ng konti, hindi ko kaya mainit. Medyo malamig na ito, so pigain na natin. So, pigain na natin. At saka natin ito sasalain. Kaput, ayan o, tingnan nyo. Gagata natin ang kakanggata, bali nakakuha tayo ng 2 cups. Pipigayin ko yung ating nyog ng pangalawang gata. Then, pagkatapos ko magpiga ng pangalawang gata, gagatain ko ulit siya ng pangatlong gata hanggang sa makuha ko lahat yung pinakagata niya. Ito yung kakanggata. Ito yung para sa ating latik. Ito naman ang para sa ating kakanin. And then, pangalawang gata at pangatlong gata. Bali, 2 cups ang nakuha ko. So, mag-start na tayo magluto. Gawa muna tayo ng latik yung ating 1 cup na kakanggata. Ilagay nyo lang siya sa medium heat. So, okay na ito mga kamamsi, itong ating latik. I-set aside natin ito and magluluto na tayo ng ating kakanin. Depende na po sa inyo kung gaano karami na brown sugar ang ilalagay nyo, pero mas maganda yung hindi masyadong matamis. Kasi nakakaumay kapag masyadong matamis ang ating kakanin. So, maglalagay po ako ng 3 cups na brown sugar. So, ipakaramalaysin muna natin itong brown sugar. Asa medium heat po yung aking apoy. I-follow nyo po ako sa aking FB page sa Presimature. Nag-a-upload po din kami doon ng pang-ulam at saka mga dessert at kakanin. Tutunawin lang natin ito. Nasa medium heat lang po yung aking apoy ha. Huwag nyo lalakasan yung apoy para maiwasan ang pagpait nito. And then halu-haluin nyo lang, ganyan lang. I-caramelize nyo lang. Kasi mas maganda pag ganito. Lalo na pag maputla yung inyong asukal, di ba? Okay na yan. Natunaw na yung ating asukal into medium heat. So, dahan-dahanin nyo lang ilagay yung inyong gata. And then, isiset nyo yung inyong apoy sa low heat bago nyo ilagay yung inyong gata. Iniset ko na siya sa low-low heat. Ilalagay na natin yung pinagsama natin na kakanggata at pangalawang gata. Dahan-dahan lang po. So, nakita ninyo? Nakita ninyo, kaya kasi nasabi ko sa inyo, dahan-dahan ang buhos. And then, isiset nyo yung inyong apoy sa low-low heat bago nyo ilagay yung inyong gata. Kakanggata. So, bali ang inilagay ko dyan is
1 cup na kakanggata, 1 cup na pangalawang gata, at 1 cup na pangatlong gata. Then, ilalagay na natin siya sa high heat. And then, hahawakan nyo yung inyong kawali at baka mahulog. And then, hahalu-haluin nyo yan hanggang sa matunaw yung asukal na kinaramalize natin. Hahalu-haluin nyo lang ito, continuous lang yung halo at wag na wag nyo nga alisan yung inyong niluluto kasi aapaw yan. Kapag nakita nyo na ganito na siya kalapot, pwede nyo nang ilagay yung sinaing ninyo na malagkit. At siguradong napakasarap nito pagkaluto nito. Pwede nyo nang iset yung inyong apoy sa medium heat. Kasi kanina naka-high heat ako mga kumari ko. Dahan-dahan lang yung paglalagay. Dito nyo lang ilagay o dyan. Para hindi tumarsik sa inyo. And then, haluin na natin. And then, nasa medium heat na tayo. Ganyan-ganyan ninyo lang yan. Para mahalo siyang mabuti. Sa lahat ng handaan, hindi nawawala ang biko. Alam nyo naman yun. Masarap na merienda, masarap na hapunan, masarap na almusal, lalong-lalo na kapag meron kang kape. Nakita nyo, hindi lutak yung pagkakasaing. Maganda yung pagkakasaing niya, maganda yung color niya. So, perfect. So, pakakatikatihin lang natin ito para medyo maligat siya. Kailangan maligat yung biko eh. Then, kapag kayo nagpapainit itong biko, kailangan na sa low heat lang yung inyong apoy. Huwag nyo ilalagay sa medium heat kasi masusunog yan. Kapag kayo nagpapainit ng inyong biko, kailangan hinahalo-halo nyo rin. At baka naman mamaya, sunog na pala sa ilalim, hindi nyo pa nakikita. So, ganyan, no? Ayan, no? Nakita nyo, napakaligat na niya. So, okay na yan mga kamamsi. Malalaman nyo na maligat na yung biko kasi nagdidikit-dikit na yan. So, ayan, ganyan na siya kaligat. Ganyan ang outcome niya kapag papainin kayo. So, okay na yan, i-off na natin ang ating stove. Naglagay ako ng dahon sa ating cake pan. So, eto na yung ating pinakalatik. Gagamitin ko yung oil pang grease sa ating dahon. Lagyan natin to ng oil para mabango yung ating niluto na kakanin. Nako, siguradong magugustuhan ito na inyong mga anak. Dahil napakaligat nito at lutong-luto yung ating biko. Ako, pag lumamig nito, timing. Bukas ng umaga, napakasarap nito. Ilagay na natin. O, tamang-tama lang dito sa kakapal na to. And by the way, itong niluto ko is 3/4 kilo. So, ito na ang napakaganda at napakasarap. Tamang-tama lang yung sugar niya kasi tinikman ko na siya kanina. Off the cam. Pasensya na kung medyo duling yung naghahati. Ganyan lang. Saka yung slicin ulit. And then, saka natin lagyan ng toppings na latik. Kayo na pong bahalang mag-budget sa inyong niluto. Kasi eto, malalaking slice niya. Kasi, hinati-hati ko na talaga sa aking mga kapitbahay. Ayaw ko naman paliitin masyado kasi grabe naman. So, ganyan lang. Share your blessings. Matutuwa na naman ito si Mother. Binibigyan kasi ako si Mother. Gustong-gusto niya ng biko. Sabi niya sa akin, gusto ko yung biko mo. Ibigyan natin si Mother. Isa-isahin natin ito kasi nga ipamimigay natin. Para lahat makatikim. Napakaligat niya. Ayan na. So, eto na mga kumari. Luto na ang ating pinakamasarap na biko. I-try nyo mga kamamsi. And by the way, huwag nyo akong kalimutan na i-follow ako sa aking FB page, Presi Mature Din Po. Shoutout sa aking mga members. Christine Joy Tapican, Aileen May Magan, Nimpalungakit, and Judge Foodie. If you like this video, give me a thumbs up, subscribe to my channel, and tap the bell for more updates. Thank you so much po!